This audiobook is a compilation of Pastor Ed Lapis' messages recorded live at Day by Day Ministries. Pastor Ed Lapis' Messages Volume 1 is published by Church Strengthening Ministry Incorporated. Mabuti pong magpuri sa Panginoon sa salita, magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng awit, at isa pa sa napapabayaan kong minsan na pagpupuri sa Panginoon ang paggawa or work. Heavenly Father, we pray that you're going to minister to us. Matupad ang inyo pong mabuting layunin para sa amin. Kung ano man ang aming mga personal na layunin o agenda, Lord, lahat ng ito amin pong sinusuko sa inyo. Ang agenda niyo po ang makapangyari. Lift us up to heavenly realms where we can see you, touch you, feel you. At ang aming dalangin, Espiritong Banal, puspusin niyo po kami. Nang aming mabuksan ang mga hiwaga ng salita ng Diyos. Mabigyan ito ng lapat sa aming buhay at mamulaklak ito mamunga sa aming mga gawa. In the name of Jesus, we reject all forms of lies, all presence of evil, all distortions of truth. In the name of the living God, and we welcome only the liberating truth of you, Holy Spirit. Descend upon us, deal with us, delight us, comfort us, rebuke us. We seek you in Jesus' mighty name. Amen. Marami mga tao bukas, Lunes, pag-ising ng umaga, sabi, ay, Lunes na naman. Sino sa inyo kung isa nakaka-feel ng ganun? O, confessions. Lunes na naman. Dahil daw trabaho na naman. Alisan mo naman ang trabaho, pila ng pila, kahit saan may pila, para magkaroon ng trabaho. Is work a curse or a blessing? Yan ang dapat natin na ma-realize. Is work a curse or a blessing? How should we approach work? Lahat tayo nagtatrabaho. Yung mga ibang may bahay, sasabihin nila, wala po akong trabaho, may bahay lang. Aba, napakalaking trabaho yan. At hindi yan nila lang. Kaya lang, walang sweldo. Misan. Pero hindi naman ko mo trabaho, may sweldo. Pero lahat tayo may trabaho. And work, this is one thing we should all realize, work is from God. God is a worker. Pagbukas-bukas ng tabing ng Biblia sa Genesis, we see a working God. From the beginning. Up to the end, we see a working God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa kaduluduluhan sa Revelations, and He will reign forever and ever. Trabaho rin yun. In the Bible, we see a working God. And when God became flesh, when God became a man, we see a working Jesus. He was a carpenter. Hindi siya idle. Nasasabihin, I'm preoccupied with the matters of heaven and heavenly concerns, so I will not be doing any practical job at all. Meron din siyang trabaho. Jesus worked hard for man's salvation. In fact, the greatness of the ministrations of Jesus is coupled with His work. He went about healing, driving out demons, saving people, both from temporary and from eternal damnation and difficulty. Jesus is a healer. He was and still is. Kaya nakikita natin ng dignity of labor. Ang labor lang sa ating bansa, masyado po kasi itong bumaba ang pagtingin because for a long, long time, it was associated with the oppressed. Noong unang panahon, before the Spanish colonization of the country, ang ating mga maharlika, they worked with the people. Yan ang pinagkaiba ng ating mga tinatawag na ruling class. They never only just ruled, but they worked. Wala sa atin nung tinatawag na working class because everybody was working, including the datus. Ang mga datu kasama sa trabaho, ang mga maharlika kasama sa trabaho. But when we were Hispanized, anong ginawa po ng mga Kastila, yung mga leader ng bayan, yung mga datu and the families ng mga maharlika, inipo nila sa mga pueblo. So narito yung simbahan, nandun yung munisipyo, nakapaligid yung bahay ng mafia, yung mga maharlika. Na hanggang ngayon, makikita nyo yan sa mga plaza ng Pilipinas, simbahan, munisipyo, tsaka mga bahay na bato. Na may iba, nag-modernize, pero ganun pa rin yun, yung mga mayayaman, nakakluster sa mga plaza. Yan po mga descendants ng mga datu. Ang ating mga principales, later on became the ilustrados or enlightened, mga descendants siya ng mga datu. Kaya lang merong ginawa ang mga Spaniards sa labor at sa dignity na yon. Ginawa nila, inipon nila yung mga maharlika, hin-Hispanize sa bihis, sa pagkain, sa musika, sa taste, sa lifestyle, sa relihiyon,
Pagkatapos, hiniwalay nila sa taong bayan. Ginawa nilang taga-kolekta ng kanilang mga buwis. Kinorrupt nila yung ating upper classes to the point that they were exempted from having to work dahil may forced labor. The upper classes, the principales, were exempted from labor, from forced labor. Nagmukha tuloy ngayon na pag nagtatrabaho ka, kawawa ka, alipin ka, dahil pag privileged ka, hindi ka nagtatrabaho. Tapos nakikita pa yung mga fraile na mga nakasilyon, ang mga tawag pa sa silya nila, mga silya perezosa, talagang lazy chair, pinapaypayan, hindi ba? Yung mga nakakaduyan. Tapos naman ang mga anak ng mga prinsipales, sisimba lang sa antipolo, buhat-buhat pa sa mga duyan, ayaw pa maglakad, samantalang yun ay nagtitika. O kaya yun ay indulgence o ano, pero buhat-buhat. Nakita ng ating taong bayan na ay wala palang dignity sa labor. Pag nagtatrabaho ka, wa class. Ika'y aliping sa gigilid. Pag nagtatrabaho ka, kawawa ka naman. Kaya tuloy ngayon, ang mga kabataan, pag gusto magpa-class, ayaw magtrabaho. Ayaw makita ng mga kaibigan nila na nagtatrabaho. Dapat ang mga kamay ay mga hubog kandila na hindi nagtatrabaho. Sukdo lang yung nanay ang alilain at kawawain. But work is godly. Pumangit ang itsura ng trabaho dahil yung mga nag-aral, yung mga mayayaman, mga makikinis, ay hindi nagtatrabaho. But that is a distortion of our culture. Ang ating bayan ay sanay sa paggawa at ang Panginoon mismo was a working God. Work is of God and work is a gift from God. One of the best gifts from God, work. Bakit? Subukan nyo na wala kayong magawa. Yan ang pinakamahirap sa isang tao. Yan ang pinakamahirap gawin, yung walang magawa. Nakita ninyo pagka ang mga preso ay gustong parusahan, binabartolina, yung nag-iisa sa maliit na kwarto na walang magawa. Nakita nyo yung mga nakakulong sa bilibid. Dahil walang magawa, pati loob ng bote nilalagyan ng barko. May magawa lang. At ang gaganda ng mga trabaho nila dahil hindi naman sila nag-aapura, nagagawa nila ng husto, ang taas tuloy ng level ng craftsmanship. Kaya isa sa mga pinakaparusa sa tao, yung walang magawa. Even in the church, personally, when I like to discipline people, I don't give them anything to do. Bahala kayo. Pero yung maraming ginagawa, binibigyan ng trabaho, blessing yon. Paborito ka siguro, lagi ka binibigyan ng trabaho. Pero oras na binalisan kayo ng trabaho, yung hindi nyo malaman kung sa kayo nakalugar, wala kayong ministry, yan ang mahirap. Because work is a gift from God. Sabi sa Genesis 2:15, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Ang dami-daming ginawa ni Adan, pinangalanan ng lahat ng hayop, at siya dapat ang magmamanage noon. Malaking trabaho. And life will be very boring and meaningless apart from productive work. Kaya napakahalaga trabaho. So, work is a gift from God, and two, work is a command from God. We work because God exemplified it. Siya isang halimbawa ng pagtatrabaho, at dahil pa rin doon, we work dahil utos niya yon. Ano sa Exodus 29, 6 days you shall labor and do all your work. Utos yon. Nagkakagulo doon sa second half. And on the seventh day, you will rest. Ang mga relihiyon, ang mga kulto, nag-aaway-away kung kailan yung day of rest at paano yon, nalilimutan yung first half of the command, which is 6 days you shall labor. Pagka kayo able-bodied and you don't work 6 days a week, you are breaking the commandment. So kasalanan ang hindi nagtatrabaho. Gaano kaya karami dito ang mga makasalanan? Hindi po ba? Dapat nagtatrabaho. 2 Thessalonians 3:10, if anyone does not work, he should not eat. Oh, teenagers, take note. Huh? If anyone does not work, he should not eat. Dapat nagtatrabaho sa bahay. Panay lang ang sports, panay ang laro ng basketball, tapos ni hindi malabhan ang sariling ginamit na mabuti sana kung merong income, pero nanay o ate ang laban ng laba, samantalang siya itong nagpakasarap ng kalalaro. Marami tayo kumis sa mga imbalances sa buhay eh. Lalo yung pang-aapi ng mga lalaki sa babae. Kung bakit lahat na ng damit ay dudumihan, mga medyas na kahit tatlong palo-palo ang gamitin mo, ayaw matanggal ang mga kung ano-ano. Pero pagdating pa, anong ulam? Naku, akala mo nag-i-entrega. So, if anyone would not work, he should not eat.
Kasama sa trabaho yan, hindi lang yung trabaho na mayroong SSS or GSIS, employed ka, mayroong kang tax na binabayaran. Sa bahay din, nagtatrabaho ang lahat. Dapat ganon. Part of godly training is to train children to work. Both male and female, nagtatrabaho. Pag marunong kumain, dapat marunong magtrabaho. Yan ang batas ng Panginoon. So, work is a gift from God. And work is regulated by God. Binabantayan niya yan, lahat ng work situation. For instance, even wages. Sabi sa 1 Timothy 5:18, the laborer is worthy of his hire. In other words, God wills that everyone who works should be rewarded. May gantimpala ang nagtatrabaho. Ngayon, kung kayo ay amo, kung kayo ay employer, hindi sapat na legal ang inyong pasweldo sa inyong manggagawa. Dapat din moral. Not everything that is legal is moral. Halimbawa, sa Estados Unidos, sa ilang estado doon, legal ang abortion. Pero kahit anong kaligalan ang gawin ng gobyerno ng tao dyan, immoral pa rin yan. So, hindi naman kung sa ating bansa, nagpapasweldo kayo ng minimum wage, masaya na kayo dahil legal. Dahil ang minimum wage, immoral. Kulang. Kayo nga, subukan nyo, mabubuhay ba kayo sa minimum wage kung kayo yung employer? Huwag kayong makontento na nagpapasweldo ng minimum wage, lalo't kaya naman ng inyong kumpanya na magpasweldo ng higit sa ron. Sapagkat ang Panginoon, siya ay nakaagapay sa mga kawawa, sa mga api. Kaya titiyakin ninyo na hindi kayo nang aapi. Sapagkat pag nang-aapi kayo, ang kalaban ninyo doon, Diyos. Sabi niya, the laborer is worthy of his hire. Do not lull yourself into thinking that you're a good citizen if you already pay your workers the minimum wage. Because the minimum wage is immoral. Kulang. Nakulang, nakulang. Lalo't kaya. Napakasama naman nung may mga kasama kayo sa negosyo, kayo na lang kayo nakakakain ng masarap, sila hindi na. Komo kayo tong kapitalista, komo kayo tong may-ari ng kumpanya, kayo na lamang nakakapagpatis ng buhok. Di ba? Yung iba ibuhol na lang at lagyan ng garter ang buhok nila. Oh. Kailangan, kayo na lang nakaka-afford ng mga lipstick na waterproof, sila ay papel de hapo na lang. Tao rin yan, nilikade niya ng Diyos. Lalo't lalo, kung ang mga tubo natin dinidilig ng kanilang pawis at pagtatrabaho, alam niyo po ba na ang bawat isang tao under your care, ke official employee ninyo, formal employee o mga katulong sa bahay, lahat yan ibinibigay ng Diyos sa inyo, hindi lang para yan gamitin, kundi para arugain. Management is divine trust. Tulad ng ibinigay kay Adam, o alagaan mo itong paraiso, hindi para niya abusuhin. Inabuso kasi ng tao ang nature kasi akala natin we will domain overall. So anong ginawa? Kinalabo ang mga bundok, lahat na inabuse. And look at what the planet is right now. Because men are supposed to manage the planet, not exploit it to the point of what? Abusing it. Ganon din yon. Kung meron kayong 10 tauhan, ipinagkakatiwala sa inyo ng Diyos yung mga tauhan na yan. At magsusulit tayo sa Kanya kapag tayo'y nagkulang sa paglingap sa mga taong ito, lalo yung mga kawawa at mga maliliit. So wages are regulated by God. It must be proportionate to the labor and to the fruit of that labor. Do not just be contented with obeying the law. Alam nyo kasi ang gumagawa ng mga batas natin, ang mga senador at ang mga kongresista, sila ang maraming mga pabrika at mga pagawaan. Kaya ang mga batas natin laging nakakiling dun sa mga mayayaman din. Kaya hindi ko mo sinusunod nyo yung batas, tama na. Ang batas ng Diyos na nakasulat sa ating puso, dapat pakinggan. Sabi natin, sapat ba ito sa aking katulong? Sapat ba ito sa aking manggagawa? Dapat ganon. Sapagkat ang lahat ng nilalang ay nilikha ng Diyos at iniibig ng Diyos. Pati benefits, regulated yan ng Panginoon. Anong sabi sa 1 Timothy 5:18? You shall not muzzle the ox while it is treading out the grain. So yan daw mga hayop na nagigiik ng mga kung ano-ano mga grains, mga trigo, kumbaga sa atin palay halimbawa, ginigiik ng mga baka, huwag daw busalan ng bibig, huwag talian, kasi ang trabaho nitong mga tao sa Israel, pinapagiik nila yung mga grain, tapos nakatali yung bibig ng mga hayop kasi baka yumuko at kainin yung kanilang ginigiik. At sa Biblia, sinabi, huwag tatalian, huwag bubusalan ang bibig ng mga hayop na nagigiik. Anong ibig sabihin? Nagigiik sila, pabayaan mong kumain yan ang ginigiik nila.
And then of course, the Bible writers went on to expound it na syempre, hindi lang naman hayop ang tinutukoy ng Diyos. Yan ay isang talinghaga lamang. Ibig sabihin, sino man na gumagawa sa larangan ng kanyang paggawa, siya ang dapat unang-unang nagkakaroon ng benepisyo sa mga bunga ng kanyang ginagawa. Hindi yung may pabrika kayo ng pastillas, balot ng balot ang inyong mga manggagawa, tapos may busa lang mga bibig nila para hindi sila makakain. Kailangan sila ang unang nakakakain nun. Hindi po ba? Para mga nasa kusina, mga unang nakakatikim. Siyempre, pwede ba naman kayo humawak ng palayok na hindi kayo mauulingan? Kaya, ipinapakita ng Panginoon yung pag-ibig niya. Kung yung hayop inaalala, biro nyo, sasadistahin nyo yung hayop. Kung yung hayop ay inaalala, edi lalo naman ang tao. Sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa tao. Baka kakita ko minsan ang mga bahay, ang gaganda sa sarap ng mga niluluto sa kusina. Pero hanggang tumikim na lamang sa usok, yung mga katulong at naghahanda noon dahil iba yung putahe nila. Hindi naman nyo naman siguro ma-afford na laging yung first class na pangbisita, natitikman ang inyo rin mga katulong. Pero dapat natitikman din nila yon. Nililingap sila ng Panginoon. Napakahalaga noon. You shall not muzzle the ox while it is treading out the grain. And then, of course, another part of regulation ng Panginoon, yung rest. Yung commandment on rest is more for employers than for the employee. Sabi sa Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither your manservant or your maidservant, neither the animal working in your field, neither your guest in the house. Ibig sabihin, ibinibigay itong utos sa mga taong may kapangyarihan to implement it. Siyempre, kailangan natin yon. Mga amo, gustong-gusto, mga katulong, yung mga taga-probinsya, walang kakilala, walang kamag-anak, para walang pinupuntahan, walang day off. Diba? Pambihira naman kayo. Sa mga Kristiyano, binibigyan natin sila ng ganyan. Utos yan ng Panginoon. At kung naka-day off, kahit hindi umaalis ng bahay, huwag yung pag-uutusan. Kaya tuloy umaalis kahit na lang maghapon na lang sa luneta na lang. Kasi pag nasa bahay, kahit day off, nauutusan pa rin. Sa ating lalong bayan, marami tayong mga katulong, masyado sila exploited. Sobrang exploited. Hindi natutuos ang oras ng trabaho, kahit ano ipakain mo, kahit anong ipagawa mo, kailan mo gisingin. Hindi marapat na nangyayari yan sa bahay ng mga Kristiyano. Ang utos ng Panginoon, neither your maidservant nor your manservant must work on the Sabbath. Every 6 days of work must be broken by a seventh day of rest. So work is from God, work is regulated by God, and work is rewarded by God. Mahalaga. Sa Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Kung anong itinatanim, inaani yan ng tao. Kung minsan akala mo hindi ka nabigyan ng ani ng mga taong katuwang mo kasama sa trabaho, subalit ang Diyos ay walang nalilingid sa kanya. At kung hindi man tayo mabigyan ng gantimpala ng mga kapwa natin tao, ang Panginoon na nagpupuno. Kaya huwag tayong kailangang magkukulang sa paggawa ng best natin. Sabi natin, hindi naman nakatingin yung amo ko, hindi ko nagagawin yung best. Ang totoo niyan, there's only one amo and he's in heaven. Lahat ng mga amu-amuhan natin na yan, representative lang niya yan, ang chain of command. Pero sa kataas-taasan nun, ang Panginoong Diyos, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ay sa kanya nagmumula. Wala naman tao talagang may kapangyarihan kung hindi i-delegate yan ng Diyos. Kung minsan nalilimutan natin, we are men pleasers. We only like to please men. We forget to be God pleasers. Ang kailangan, yun. At ang trabaho kayo, may nakatingin kayo walang tao. Why? Because work is to glorify God. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:31? Whatever you do, do it all for the glory of God. So kung nagtatantad kayo ng papaya, gagawa kayo ng kung anuman, atsara, mag-glorify nyo ba yung Lord? There is one element of worship that many people forget, brothers and sisters and friends, that work is worship. That you can worship God by working. Hindi lang yung uupo tayo dito, kakanta, magtataas ng kamay, hallelujah, makikinig ng salita ng Diyos, worship. Ito'y formal worship. Symbolic, mga ginagawa natin, mga symbolic. Pero ang essential worship happens every minute, every day. We worship God by what we buy or do not buy. We worship God by what we watch and do not watch. We worship God by what we say and do not say. And very, very importantly, we worship God by what we do and do not do.
We worship God by the work we choose to do and the work we choose not to do. Kaya pag tayo nagtatrabaho, do it all as if it were worship, because it is. Dahil God is a God of work, He is the creator of work, He is really the employer, He is the manager of all work, and all work must glorify Him. Kaya pag may ginagawa, do your best. Do your best. Kahit ano. When you always do your best, the worst won't happen. And when you always do your best, you're actually building a block for you to step on for higher glory. Lahat ng ginagawa natin is a testimony to what we are. Kaya mahalaga quality. Huwag nyo lang ginagawa para magawa. Kuminsan may nire-require ang inyong human supervisor. Makontento na lang siya. Kuminsan kung hindi pa nga siya masyadong magaling eh, medyo ide-deceive mo pa. Akala niya okay na pero hindi pala. Meron naman nagpapanggap na nagtatrabaho. Pero pagka-sweldo, ayaw niya magpanggap na sweldo. Gusto niya totoong sweldo. So dapat pagka may totoong sweldo, may totoong trabaho. An honest person is he who can look at the mirror after 5 o'clock and say, every cent that the company pays me, I have worked for. Yun ang honesty. Hindi yung nagpe-pretend, ang dami-daming papel, nagkakanda gulo-gulo, yung akala mo litong-lito, wala naman talaga. Do not mistake activity for achievement. Lie yun. Yung sumusweldo na hindi niya pinagtrabahuhan, liar yun. Deceiver yun. At mga employer naman, pinagpapasweldo nang hindi naman talaga nakakabuhay, lie pa rin yun. Kailangan, naghahanap buhay yung tao, makakita talaga siya na buhay sa kanyang ginagawa. Our situation is so terrible that many of our capitalists and employers only pay the people not for them to get a life and a meaningful life, but only to let them continue to exist so that they can work the next day again. Marami sa atin, pinapasweldo lang yung mga tao para huwag mamatay, para may kainin, para huwag tayong maubusan ng alipin. Ganun lang. Pero alam na alam mo, hindi magkakaroon ng totoong meaningful life sa ipinapasweldo mo. Kaya kailangan totoong trabaho, totoo ring bayad, totoo ring reward. Yung iba naman kasi, ayaw magtrabaho, gusto ng sumweldo. Subukan nyo, magpapinta kayo ng bahay pag hindi pakyawan trabaho. Pag nalingat kayo, pag tingin nyo uli, aba, brass ng Q-Tex ang ginagamit ng mga pintor. Kung bakit dinig ka ng dinig ng mga pukpukan sa malayo, pero pag tinignan, wala rin naman talagang nagawa. Kaya kailangan honest pareho yung laborer tsaka yung nag-hire. Because that's what godliness is all about. Anong sabi? You shall not steal. Exodus 20:15. Maraming pwedeng nakawin na nanakaw ang oras. Yun nga, pagka hindi naman sulit, tapos bayaran tayo, nanakaw ang oras na yun. That's stealing. And then too, of course, you can steal things. Magtataka ka, pati stapler ng kumpanya nasa bahay. Mga paperclip, mga papel. Kung pwede lang iuwi yung buong imprenta, iuwi. Stealing yun. Yung pangkumpanya, pangopisina, pangopisina. Kaya papel-papel, kaya ano-ano. So do not steal. Do not steal time, do not steal things, and neither should you steal credit or honor. Kumisan, trabaho ng iba, sa atin na pupunta credit. Ideya niya, akala mo na ideya mo. Lalong-lalo pag subordinate mo yon, maganda yung ideya niya. Pag sinabi mo sa nakakataas sa'yo, ideya mo na yon. Hindi mo sasabihin, there's somebody beneath me na nakaisip ng ganyan. Ba, stealing yon. Dapat kung ideya ni Juan, ideya ni Juan. Pwede mo lang sabihin sa management meeting, there's somebody in my staff na may ideya maganda. Hindi parang ideya mo na yon, because that is stealing. So napakahalaga ng mga bagay na yan. Work is to glorify God. Why are we talking about work? Hindi naman tayo labor union. Because of the many things that we have already said. Because work is from God. Because work is regulated by God. And because work is meant to glorify God. Napaka-importante. So how do we do that? How do we glorify God? Do not steal. And also, do your best. Always your best. Respect the chain of command. Be loyal to your organization and avoid destructive talk, mga divisive talk. Ang workplace is a gift of God, therefore it must be pleasant. Hindi yung parang natotorture ka na pag darating ka na sa iyong papasukan dahil ang dami-daming mga chismosa,
ang dami-daming intrigero, ang dami-daming ganon. Hindi na tuloy nag-e-enjoy ang tao sa work. Make sure that you contribute to the enhancement of the positive atmosphere in the workplace. Lalo tayo mga Kristiyano, we are called light of the world. We are called salt of the earth. You must make a difference where you work. Whatever that work is, kahit sa bahay, at huwag kayong nagtatrabaho ng nagdadabog. Dahil you dishonor God, who is our employer. Lahat ng trabaho, lahat ng creative work, bigay ng Diyos, tapos dinadabog-dabog mo, binabagsak-bagsak mo mga ganyan-ganyan. That is rudeness. Not only to your mother, or to your employer, or to your sister, but to God who is present. Hindi ba pagka merong tao na iginagalang natin, titimpi tayo, hindi tayo nagdadabog. But God is always present. And we must always bear in mind that we should not offend God, that work should glorify God. Yang pagdadabog is a sign of childishness. Dapat tayong mag-grow up. Kung meron tayong reklamo, i-express natin in a valid way, in an acceptable way. Kung meron tayong mga disagreement, i-ventilate natin yan, i-express sa tama at katanggap-tanggap na paraan. Pero hindi sisipain mo yung pusa, ibabagsak mo yung pinto, babasagin mo yung baso. Hindi yan katanggap-tanggap sa mga disenteng tao, lalong-lalo sa mga anak ng Diyos. Dabog. So we should avoid all of these kind of things. And of course, work is to uplift the nation. Huwag lang kayong magtrabaho para sa sarili. Kailangan may kinalaman sa pag-angat ng bayan. In other words, tinitingnan din natin yung trabaho natin. Ito ba'y may kinalaman sa bayan? Nakaka-asenso ba yung bayan? Nakakatulong ba ako sa aking bayan? So we should be productive. Sa atin pong bayan, ayan, bayaran na naman ang buwis. Marso, bayaran ng mga personal taxes. Ay, Abril, ng mga corporate taxes. According to studies, wala pang 5% ng mga Pilipino ang nagbabayad ng buwis. Sa bawat 100 tao, wala pang 5 ang nagbabayad ng buwis. Ipagpalagay ng may 4, gano'n naman karami sa 4 na yun ang nagbabayad ng tamang buwis. Dinadaya pa yung buwis. Magtataka kayo kung bakit nakatayo pa ang ating republika. Pagkatapos yung nabayad na buwis, kung ano-ano pang ginagawa ng mga nasa gobyernong taga-ingat ng mga nakonting naibayad na buwis. Hindi po ba? Gano'ng karami ang napapabalik sa tao at sa serbisyo, kaunti-unti, and yet nakatayo pa ang bayan. Can you imagine what will happen to our country if everybody who should be paying taxes really pays taxes? And really pays correctly? And then our custodians, the government people, will do their job well and deliver the services and goods to the people. This will be a very prosperous country. Pero hindi. Hindi na nga nagbabayad ng buwis ang marami sa atin, nagkakalat pa para ang gobyerno magkagastos pa ng tagaligpit ng mga kalat nila. Hindi na nga nagbabayad ng buwis, magtitira pa sa mga lugar na tabi-tabi ng mga ilog na tuwing may disaster, gagasta ang gobyerno para sila alisin doon dahil baka sila anurin ng baha. Yung mga hindi na nga nagbabayad ng buwis, ito pa ang gusto ang mga libre lahat ng gamot sa center, libre lahat sa mga ospital ng Maynila, puro libre, wala namang binabayaran. This cannot be a good way to live. Somehow, somewhere, somebody's paying for a free bread and circus. Kailangan po lahat tayo magtulong-tulong para ang bayan natin maangat. Kung hindi na kayo makakapagpagaan, huwag na kayong magpabigat. Eh hindi, sino nga bang nagbabayad ng buwis? Pero napakagaling magkala, napakagaling humingi ng mga rights, napakagaling magganito at magganon. Katulad yan, bayaran ng buwis. Mga Kristiyano, magbayad kayo ng totoong buwis. Yung tama. Hindi lang yung legal, yung moral. Kailangan, iniisip natin yan. Work is to uplift the nation. Let us be productive. Let us improve our craft. At lalong-lalo na, hindi naman masama sa healthy economy, syempre, yung importation. It is part of a healthy economy. Pero, kung hindi naman kayo talaga tinatawag ng Diyos into an importation kind of work, think more of exportation para naman kumita ng foreign reserve ang ating bayan. Para hindi lahat ng ini-import natin sa ating imported mentality, ay kailangang bayaran natin ng labor ng ating kuya, ng ate, asawa, para magtrabaho siya doon, para magkaroon tayo ng balance of payment. Alam nyo ang ibinabayad natin sa ating imported mentality, mga tao na ina-export natin.
Kung gusto niyong matigil na yan, yung paghihiwalay ng mga pamilya, mga nagkakahiwalay na mag-asawa, mag-ina, magkakaibigan, eh, bawas-bawasan yung imported mentality. Gusto pa, pati pamprito ng manok, imported. Diba? Ayaw pa ng puriko. Hanggang pang spray ng lamok, imported pa. Lahat, hanggang mga unan, hanggang lahat, ibig puro imported lahat. So anong nangyayari nung binabayad natin ang ating mga tao? We import goods, we export people para tayo makabayad. Malaki ang ibinabayad ng ating lipunan. Nagkakahiwa-hiwalay ang mga magkakapamilya. Lumalaki ang mga bata na iisa ang magulang sa bahay kung meron. Kung meron pa, minsan lola, o kung sino na lang na tagakuha ng pera sa PNB, ganun ang nangyayari. Nagbabayad tayo na mahal. Kaya dapat isipin na natin yan. Mag-isip kayo namang i-export. May mga kaibigan nga ako, ang hilig nila, booming ang kanilang negosyo dahil importing naman kung ano nung hindi naman talaga kailangan. Hanggang pa naman yung mga pangmeryendang mga chichirya, imported pa. Ano nangyayari? Kawawa ang bayan. Kaya madalas eh, ayaw na yata akong kausap ko. Ano na naman yan? Thriving ka na naman at the expense of the country. Pati ba naman yung mga walang kakwenta-kwentang mga bagay na yan, ini-import. At ngayon ba naman, hanggang sa Thailand at Indonesia, eh, kandarapa na rin tayo ng mga imported na kamiseta doon. Nakaka-insulto naman. Pati sila kasama na ngayon sa ating mga ninanais na ma-import. Ito, galing Thailand. Kung ano-anong mga, makita mo, pumunta ka sa Thailand, galing sa mga bangke-bangketa doon yan. Nakaka-insulto. Yung mga binibili nyo from Hong Kong, galing lang sa kung ano-ano mga bangke-bangketa rin doon. Sa mga Pilipino, pag nakakita na, imported to. Alam nyo, ito totoong istorya. Meron akong teacher nung araw, ang hilig-hilig sa imported shoes, Paris pa bumibili. Minsan natalop yung ano yung suwela sa loob. Marikina! Talaga! Alam nyo ba na maraming European shoe houses na bumibili sa Marikina, kaya lang ang ikinakabit doon, tatak nila. Pero gawa dyan, biglang nandiri nung nalamang Marikina, samantalang nung akala galing sa Paris, eh tuwang-tuwa. Marami tayo, mga Pilipino, pumunta kayo sa Bloomingdale, pumunta kayo sa New York, pumunta kayo sa, kahit sa Harrods, pumunta kayo sa London. Naku, mamimili ng kung ano-ano, biglang, ay, made in the Philippines, biglang bibitawan. Ang gusto yung made, kasi maraming Philippine-made products sa mga tundahan na yan eh. Pero siyempre, kung magpapasalubong ka rito, makikita nung pinasalubungan mo, made in the Philippines din, ayaw. Sa Riyadh, sa Saudi Arabia, naku, ang daming Pilipino, bibili lang ng patis, hindi pa rufina, ang bibiling parang yung galing Thailand. Biruin nyo kung bibili kayo ng rufina patis, o maglaan patis, o tentay patis, kung anumang patis yan, hindi si aling tentay ang nagkakapera, e bibili kayo ng Thai patis, eto yung nasa Thailand na nagkakapera, yung pera nyo pupunta doon. Sila ang aasenso, hindi tayo. Kaya tayo naman, pati sa mga Thai, alilaan na rin tayo. Mga Pilipina, housemaid na rin pati ng mga Thai. Nakakainsulto na yun. Dahil nung araw, daig na daig natin sila. E yun eh, binili natin yung patis nila, di bayaran ni ate, si ate ang pambayad dyan. I-export si ate. Dahil ako'y bumili. Hanggang mga bagoong yata ng Thailand ngayon, nandito, kilabutan naman kayo. Kung pati yung mga yan, imported pa. Pati suka. Galing pa kung saan-saan, sa Borneo. So all of this, put together, brothers and sisters, mahalin nyo ang bayan. Sapagkat ang bayan ay ibigay ng Diyos. Yan ay stewardship. Kung mahal nyo ang Diyos na nagbigay ng bayan, mahalin nyo ang bayan. Mahalaga. So let us be productive and let us think of our nation and our people. Let God work in you and let your work glorify God. I don't think I will say any more. It is very clear that work is part of worship. Tatandaan nyo, pag may ginagawa kayo, pasalamat kayo sa Diyos at may ginagawa kayo. Kasi may mga taong walang magawa, nagpapakamatay tuloy, nagda-drugs, kung ano-ano nangyari, hinahanap si Crispin at si Basilio dahil walang magawa. Let us thank God for our work.
This audiobook is a compilation of Pastor Ed Lapis' messages recorded live at Day by Day Ministries. Pastor Ed Lapis' Messages Volume 1 is published by Church Strengthening Ministry Incorporated. Mabuti pong magpuri sa Panginoon sa salita, magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng awit, at isa pa sa napapabayaan kong minsan na pagpupuri sa Panginoon ang paggawa or work. Heavenly Father, we pray that you're going to minister to us. Matupad ang inyo pong mabuting layunin para sa amin. Kung ano man ang aming mga personal na layunin o agenda, Lord, lahat ng ito amin pong sinusuko sa inyo. Ang agenda niyo po ang makapangyari. Lift us up to heavenly realms where we can see you, touch you, feel you. At ang aming dalangin, Espiritong Banal, puspusin niyo po kami. Nang aming mabuksan ang mga hiwaga ng salita ng Diyos. Mabigyan ito ng lapat sa aming buhay at mamulaklak ito mamunga sa aming mga gawa. In the name of Jesus, we reject all forms of lies, all presence of evil, all distortions of truth. In the name of the living God, and we welcome only the liberating truth of you, Holy Spirit. Descend upon us, deal with us, delight us, comfort us, rebuke us. We seek you in Jesus' mighty name. Amen. Marami mga tao bukas, Lunes, pag-ising ng umaga, sabi, ay, Lunes na naman. Sino sa inyo kung isa nakaka-feel ng ganun? O, confessions. Lunes na naman. Dahil daw trabaho na naman. Alisan mo naman ang trabaho, pila ng pila, kahit saan may pila, para magkaroon ng trabaho. Is work a curse or a blessing? Yan ang dapat natin na ma-realize. Is work a curse or a blessing? How should we approach work? Lahat tayo nagtatrabaho. Yung mga ibang may bahay, sasabihin nila, wala po akong trabaho, may bahay lang. Aba, napakalaking trabaho yan. At hindi yan nila lang. Kaya lang, walang sweldo. Misan. Pero hindi naman ko mo trabaho, may sweldo. Pero lahat tayo may trabaho. And work, this is one thing we should all realize, work is from God. God is a worker. Pagbukas-bukas ng tabing ng Biblia sa Genesis, we see a working God. From the beginning. Up to the end, we see a working God. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa kaduluduluhan sa Revelations, and He will reign forever and ever. Trabaho rin yun. In the Bible, we see a working God. And when God became flesh, when God became a man, we see a working Jesus. He was a carpenter. Hindi siya idle. Nasasabihin, I'm preoccupied with the matters of heaven and heavenly concerns, so I will not be doing any practical job at all. Meron din siyang trabaho. Jesus worked hard for man's salvation. In fact, the greatness of the ministrations of Jesus is coupled with His work. He went about healing, driving out demons, saving people, both from temporary and from eternal damnation and difficulty. Jesus is a healer. He was and still is. Kaya nakikita natin ng dignity of labor. Ang labor lang sa ating bansa, masyado po kasi itong bumaba ang pagtingin because for a long, long time, it was associated with the oppressed. Noong unang panahon, before the Spanish colonization of the country, ang ating mga maharlika, they worked with the people. Yan ang pinagkaiba ng ating mga tinatawag na ruling class. They never only just ruled, but they worked. Wala sa atin nung tinatawag na working class because everybody was working, including the datus. Ang mga datu kasama sa trabaho, ang mga maharlika kasama sa trabaho. But when we were Hispanized, anong ginawa po ng mga Kastila, yung mga leader ng bayan, yung mga datu and the families ng mga maharlika, inipon nila sa mga pueblo. So narito yung simbahan, nandun yung munisipyo, nakapaligid yung bahay ng mafia, yung mga maharlika. Na hanggang ngayon, makikita nyo yan sa mga plaza ng Pilipinas, simbahan, munisipyo, tsaka mga bahay na bato. Na may iba, nag-modernize, pero ganun pa rin yun, yung mga mayayaman, nakakluster sa mga plaza. Yan po mga descendants ng mga datu. Ang ating mga principales, later on became the ilustrados or enlightened, mga descendants yan ng mga datu. Kaya lang merong ginawa ang mga Spaniards sa labor at sa dignity na yon. Ginawa nila, inipon nila yung mga maharlika, hinispanize sa bihis, sa pagkain, sa musika, sa taste, sa lifestyle, sa relihiyon,
Pagkatapos, hiniwalay nila sa taong bayan. Ginawa nilang taga-kolekta ng kanilang mga buwis. Kinorrupt nila yung ating upper classes to the point that they were exempted from having to work dahil may forced labor. The upper classes, the principales, were exempted from labor, from forced labor. Nagmukha tuloy ngayon na pag nagtatrabaho ka, kawawa ka, alipin ka, dahil pag privileged ka, hindi ka nagtatrabaho. Tapos nakikita pa yung mga fraile na mga nakasilyon, ang mga tawag pa sa silya nila, mga silya perezosa, talagang lazy chair, pinapaypayan, hindi ba? Yung mga nakakaduyan. Tapos naman ang mga anak ng mga prinsipales, sisimba lang sa antipolo, buhat-buhat pa sa mga duyan, ayaw pa maglakad, samantalang yun ay nagtitika. O kaya yun ay indulgence o ano, pero buhat-buhat. Nakita ng ating taong bayan na ay wala palang dignity sa labor. Pag nagtatrabaho ka, wa class. Ika'y aliping sa gigilid. Pag nagtatrabaho ka, kawawa ka naman. Kaya tuloy ngayon, ang mga kabataan, pag gusto magpa-class, ayaw magtrabaho. Ayaw makita ng mga kaibigan nila na nagtatrabaho. Dapat ang mga kamay ay mga hubog kandila na hindi nagtatrabaho. Sukdo lang yung nanay ang alilain at kawawain. But work is godly. Pumangit ang itsura ng trabaho dahil yung mga nag-aral, yung mga mayayaman, mga makikinis, ay hindi nagtatrabaho. But that is a distortion of our culture. Ang ating bayan ay sanay sa paggawa at ang Panginoon mismo was a working God. Work is of God and work is a gift from God. One of the best gifts from God, work. Bakit? Subukan nyo na wala kayong magawa. Yan ang pinakamahirap sa isang tao. Yan ang pinakamahirap gawin, yung walang magawa. Nakita ninyo pagka ang mga preso ay gustong parusahan, binabartolina, yung nag-iisa sa maliit na kwarto na walang magawa. Nakita nyo yung mga nakakulong sa bilibid. Dahil walang magawa, pati loob ng bote nilalagyan ng barko. May magawa lang. At ang gaganda ng mga trabaho nila dahil hindi naman sila nag-aapura, nagagawa nila ng husto ang taas tuloy ng level ng craftsmanship. Kaya isa sa mga pinakaparusa sa tao, yung walang magawa. Even in the church, personally, when I like to discipline people, I don't give them anything to do. Bahala kayo. Pero yung maraming ginagawa, binibigyan ng trabaho, blessing yon. Paborito ka siguro, lagi ka binibigyan ng trabaho. Pero oras na binalisan kayo ng trabaho, yung hindi nyo malaman kung saan kayo nakalugar, wala kayong ministry, yan ang mahirap. Because work is a gift from God. Sabi sa Genesis 2:15, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Ang dami-daming ginawa ni Adan, pinangalanan ng lahat ng hayop, at siya dapat ang magmamanage noon. Malaking trabaho. And life will be very boring and meaningless apart from productive work. Kaya napakahalaga trabaho. So, work is a gift from God, and two, work is a command from God. We work because God exemplified it. Siya isang halimbawa ng pagtatrabaho, at dahil pa rin doon, we work dahil utos niya yon. Ano sa Exodus 29, 6 days you shall labor and do all your work. Utos yon. Nagkakagulo doon sa second half. And on the seventh day, you will rest. Ang mga relihiyon, ang mga kulto, nag-aaway-away kung kailan yung day of rest at paano yon, nalilimutan yung first half of the command, which is 6 days you shall labor. Pagka kayo able-bodied and you don't work 6 days a week, you are breaking the commandment. So kasalanan ang hindi nagtatrabaho. Gaano kaya karami dito ang mga makasalanan? Hindi po ba? Dapat nagtatrabaho. 2 Thessalonians 3:10, if anyone does not work, he should not eat. Oh, teenagers, take note. Huh? If anyone does not work, he should not eat. Dapat nagtatrabaho sa bahay. Panay lang ang sports, panay ang laro ng basketball, tapos ni hindi malabhan ang sariling ginamit na mabuti sana kung merong income, pero nanay o ate ang laban ng laba, samantalang siya itong nagpakasarap ng kalalaro. Marami tayo kumis sa mga imbalances sa buhay eh. Lalo yung pang-aapi ng mga lalaki sa babae. Kung bakit lahat na ng damit ay dudumihan, mga medyas na kahit 3 palo-palo ang gamitin mo, ayaw matanggal ang mga kung ano-ano. Pero pagdating pa, anong ulam? Naku, akala mo nag-i-entrega. So, if anyone would not work, he should not eat.
Kasama sa trabaho yan. Hindi lang yung trabaho na merong SSS or GSIS, employed ka, merong kang tax na binabayaran. Sa bahay din, nagtatrabaho ang lahat. Dapat ganon. Part of godly training is to train children to work. Both male and female, nagtatrabaho. Pag marunong kumain, dapat marunong magtrabaho. Yan ang batas ng Panginoon. So, work is a gift from God. And work is regulated by God. Binabantayan niya yan, lahat ng work situation. For instance, even wages. Sabi sa 1 Timothy 5:18, the laborer is worthy of his hire. In other words, God wills that everyone who works should be rewarded. May gantimpala ang nagtatrabaho. Ngayon, kung kayo ay amo, kung kayo ay employer, hindi sapat na legal ang inyong pasweldo sa inyong manggagawa. Dapat din moral. Not everything that is legal is moral. Halimbawa, sa Estados Unidos, sa ilang estado doon, legal ang abortion. Pero kahit anong kaligalan ang gawin ng gobyerno ng tao dyan, immoral pa rin yan. So, hindi naman kung sa ating bansa, nagpapasweldo kayo ng minimum wage, masaya na kayo dahil legal. Dahil ang minimum wage, immoral. Kulang. Kayo nga, subukan nyo, mabubuhay ba kayo sa minimum wage kung kayo yung employer? Huwag kayong makontento na nagpapasweldo ng minimum wage, lalo't kaya naman ng inyong kumpanya na magpasweldo ng higit sa ron. Sapagkat ang Panginoon, siya ay nakaagapay sa mga kawawa, sa mga api. Kaya titiyakin ninyo na hindi kayo nang aapi. Sapagkat pag nang-aapi kayo, ang kalaban ninyo doon, Diyos. Sabi niya, the laborer is worthy of his hire. Do not lull yourself into thinking that you're a good citizen if you already pay your workers the minimum wage. Because the minimum wage is immoral. Kulang. Nakulang, nakulang. Lalo't kaya. Napakasama naman nung may mga kasama kayo sa negosyo, kayo na lang nang kayo nakakakain ng masarap, sila hindi na. Komo kayo tong kapitalista, komo kayo tong may-ari ng kumpanya, kayo na lamang ang nakakapagpatis ng buhok. Di ba? Yung iba buhol na lang at lagyan ng garter ang buhok nila. Oh. Kailangan, kayo na lang nakaka-afford ng mga lipstick na waterproof, sila ay papel de hapon na lang. Tao rin yan, nilikade niya ng Diyos. Lalo't lalo, kung ang mga tubo natin dinidilig ng kanilang pawis at pagtatrabaho, alam niyo po ba na ang bawat isang tao under your care, ke official employee ninyo, formal employee o mga katulong sa bahay, lahat yan ibinibigay ng Diyos sa inyo, hindi lang para yan gamitin, kundi para arugain. Management is divine trust. Tulad ng ibinigay kay Adam, o alagaan mo itong paraiso, hindi para niya abusuhin. Inabuso kasi ng tao ang nature kasi akala natin we will domain overall. So anong ginawa? Kinalabo ang mga bundok, lahat na inabuse. And look at what the planet is right now. Because men are supposed to manage the planet, not exploit it to the point of what? Abusing it. Ganon din yon. Kung meron kayong 10 tauhan, ipinagkakatiwala sa inyo ng Diyos yung mga tauhan na yan. At magsusulit tayo sa Kanya kapag tayo'y nagkulang sa paglingap sa mga taong ito, lalo yung mga kawawa at mga maliliit. So wages are regulated by God. It must be proportionate to the labor and to the fruit of that labor. Do not just be contented with obeying the law. Alam nyo kasi ang gumagawa ng mga batas natin, ang mga senador at ang mga kongresista, sila ang maraming mga pabrika at mga pagawaan. Kaya ang mga batas natin laging nakakiling dun sa mga mayayaman din. Kaya hindi ko mo sinusunod nyo yung batas, tama na. Ang batas ng Diyos na nakasulat sa ating puso, dapat pakinggan. Sabi natin, sapat ba ito sa aking katulong? Sapat ba ito sa aking manggagawa? Dapat ganon. Sapagkat ang lahat ng nilalang ay nilikha ng Diyos at iniibig ng Diyos. Pati benefits, regulated yan ang Panginoon. Anong sabi sa 1 Timothy 5:18? You shall not muzzle the ox while it is treading out the grain. So yan daw mga hayop na nagigiik ng mga kung ano-ano mga grains, mga trigo, kumbaga sa atin palay halimbawa, ginigiik ng mga baka, huwag daw busalan ng bibig, huwag talian, kasi ang trabaho nitong mga tao sa Israel, pinapagiik nila yung mga grain, tapos nakatali yung bibig ng mga hayop kasi baka yumuko at kainin yung kanilang ginigiik. At sa Biblia, sinabi, huwag tatalian, huwag bubusalan ang bibig ng mga hayop na nagigiik. Anong ibig sabihin? Nagigiik sila, pabayaan mong kumain yan ang ginigiik nila.
And then of course, the Bible writers went on to expound it na syempre, hindi lang naman hayop ang tinutukoy ng Diyos. Yan ay isang talinghaga lamang. Ibig sabihin, sino man na gumagawa sa larangan ng kanyang paggawa, siya ang dapat unang-unang nagkakaroon ng benepisyo sa mga bunga ng kanyang ginagawa. Hindi yung may pabrika kayo ng pastillas, balot ng balot ang inyong mga manggagawa, tapos may busa lang mga bibig nila para hindi sila makakain. Kailangan sila ang unang nakakakain nun. Hindi po ba? Para mga nasa kusina, mga unang nakakatikim. Siyempre, pwede ba naman kayo humawak ng palayok na hindi kayo mauulingan? Kaya, ipinapakita ng Panginoon yung pag-ibig niya. Kung yung hayop inaalala, biro nyo, sasadistahin nyo yung hayop. Kung yung hayop ay inaalala, edi lalo naman ang tao. Sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa tao. Baka kakita ko minsan ang mga bahay, ang gaganda sa sarap ng mga niluluto sa kusina. Pero hanggang tumikim na lamang sa usok, yung mga katulong at naghahanda noon dahil iba yung putahe nila. Hindi naman nyo naman siguro ma-afford na laging yung first class na pangbisita, natitikman ang inyo rin mga katulong. Pero dapat natitikman din nila yon. Nililingap sila ng Panginoon. Napakahalaga noon. You shall not muzzle the ox while it is treading out the grain. And then, of course, another part of regulation ng Panginoon, yung rest. Yung commandment on rest is more for employers than for the employee. Sabi sa Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither your manservant or your maidservant, neither the animal working in your field, neither your guest in the house. Ibig sabihin, ibinibigay itong utos sa mga taong may kapangyarihan to implement it. Siyempre, kailangan natin yon. Mga amo, gustong-gusto, mga katulong, yung mga taga-probinsya, walang kakilala, walang kamag-anak, para walang pinupuntahan, walang day off. Diba? Pambihira naman kayo. Sa mga Kristiyano, binibigyan natin sila ng ganyan. Utos yan ng Panginoon. At kung naka-day off, kahit hindi umaalis ng bahay, huwag yung pag-uutusan. Kaya tuloy umaalis kahit na lang maghapon na lang sa luneta na lang. Kasi pag nasa bahay, kahit day off, nauutusan pa rin. Sa ating lalong bayan, marami tayong mga katulong, masyado sila exploited. Sobrang exploited. Hindi natutuos ang oras ng trabaho, kahit ano ipakain mo, kahit anong ipagawa mo, kailan mo gisingin, hindi marapat na nangyayari yan sa bahay ng mga Kristiyano. Ang utos ng Panginoon, neither your maidservant nor your manservant must work on the Sabbath. Every 6 days of work must be broken by a seventh day of rest. So work is from God, work is regulated by God, and work is rewarded by God. Mahalaga. Sa Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Kung anong itinatanim, inaani yan ng tao. Kung minsan akala mo hindi ka nabigyan ng ani ng mga taong katuwang mo kasama sa trabaho, subalit ang Diyos ay walang nalilingid sa Kanya. At kung hindi man tayo mabigyan ng gantimpala ng mga kapwa natin tao, ang Panginoon na nagpupuno. Kaya huwag tayong kailangang magkukulang sa paggawa ng best natin. Sabi natin, hindi naman nakatingin yung amo ko, hindi ko nagagawin yung best. Ang totoo niyan, there's only one amo and he's in heaven. Lahat ng mga amu-amuhan natin na yan, representative lang niya yan, ang chain of command. Pero sa kataas-taasan nun, ang Panginoong Diyos, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ay sa Kanya nagmumula. Wala naman tao talagang may kapangyarihan kung hindi i-delegate yan ng Diyos. Kung minsan nalilimutan natin, we are men pleasers. We only like to please men. We forget to be God pleasers. Ang kailangan, yun. At ang trabaho, kaya may nakatingin kaya walang tao. Why? Because work is to glorify God. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:31? Whatever you do, do it all for the glory of God. So kung nagtatantad kayo ng papaya, gagawa kayo ng kung anuman, atsara, mag-glorify nyo ba yung Lord? There is one element of worship that many people forget, brothers and sisters and friends. That work is worship. That you can worship God by working. Hindi lang yung uupo tayo dito, kakanta, magtataas ng kamay, hallelujah, makikinig ng salita ng Diyos, worship. Ito'y formal worship. Symbolic. Mga ginagawa natin, mga symbolic. Pero ang essential worship happens every minute, every day. We worship God by what we buy or do not buy. We worship God by what we watch and do not watch. We worship God by what we say and do not say. And very, very importantly, we worship God by what we do and do not do.
We worship God by the work we choose to do and the work we choose not to do. Kaya pag tayo nagtatrabaho, do it all as if it were worship, because it is. Dahil God is a God of work, He is the creator of work, He is really the employer, He is the manager of all work, and all work must glorify Him. Kaya pag may ginagawa, do your best. Do your best. Kahit ano. When you always do your best, the worst won't happen. And when you always do your best, you're actually building a block for you to step on for higher glory. Lahat ng ginagawa natin is a testimony to what we are. Kaya mahalaga quality. Huwag nyo lang ginagawa para magawa. Kuminsan may nire-require ang inyong human supervisor. Makontento na lang siya. Kuminsan kung hindi pa nga siya masyadong magaling eh, medyo ide-deceive mo pa. Akala niya okay na pero hindi pala. Meron naman nagpapanggap na nagtatrabaho. Pero pagka-sweldo, ayaw niya magpanggap na sweldo. Gusto niya totoong sweldo. So dapat pagka may totoong sweldo, may totoong trabaho. An honest person is he who can look at the mirror after 5 o'clock and say, every cent that the company pays me, I have worked for. Yun ang honesty. Hindi yung nagpe-pretend. Ang dami-daming papel, nagkakanda gulo-gulo. Yung akala mo litong-lito, wala naman talaga. Do not mistake activity for achievement. Lie yun. Yung sumusweldo na hindi niya pinagtrabahuhan, liar yun. Deceiver yun. At mga employer naman, pinagpapasweldo na hindi naman talaga nakakabuhay, lie pa rin yun. Kailangan, naghahanap buhay yung tao, makakita talaga siya na buhay sa kanyang ginagawa. Our situation is so terrible that many of our capitalists and employers only pay the people not for them to get a life and a meaningful life, but only to let them continue to exist so that they can work the next day again. Marami sa atin, pinapasweldo lang yung mga tao para huwag mamatay, para may kainin, para huwag tayong maubusan ng alipin. Ganun lang. Pero alam na alam mo, hindi magkakaroon ng totoong meaningful life sa ipinapasweldo mo. Kaya kailangan totoong trabaho, totoo ring bayad, totoo ring reward. Yung iba naman kasi, ayaw magtrabaho, gustong sumweldo. Subukan nyo, magpapinta kayo ng bahay pag hindi pakyawan trabaho. Pag nalingat kayo, pag tingin nyo uli, aba, brass ng Q-Tex ang ginagamit ng mga pintor. Kung bakit dinig ng mga pukpukan sa malayo, pero pag tinignan, wala rin naman talagang nagawa. Kaya kailangan honest pareho yung laborer tsaka yung nag-hire. Because that's what godliness is all about. Anong sabi? You shall not steal. Exodus 20:15. Maraming pwedeng nakawin na nanakaw ang oras. Yun nga, pagka hindi naman sulit, tapos bayaran tayo, nanakaw ang oras na yun. That's stealing. And then too, of course, you can steal things. Magtataka ka, pati stapler ng kumpanya nasa bahay. Mga paperclip, mga papel, kung pwede lang iuwi yung buong imprenta, iuwi. Stealing yun. Yung pang-kumpanya, pang-opisina, pang-opisina. Kaya papel-papel, kaya ano-ano. So do not steal. Do not steal time, do not steal things, and neither should you steal credit or honor. Kumisan, trabaho ng iba, sa atin na pupunta credit. Ideya niya, akala mo na ideya mo. Lalong-lalo pag subordinate mo yon, maganda yung ideya niya. Pag sinabi mo sa nakakataas sa'yo, ideya mo na yon. Hindi mo sasabihin, there's somebody beneath me na nakaisip ng ganyan. Ba, stealing yon. Dapat kung ideya ni Juan, pwede mo lang sabihin sa management meeting, there's somebody in my staff na may ideya maganda. Hindi parang ideya mo na yon, because that is stealing. So napakahalaga ng mga bagay na yan. Work is to glorify God. Why are we talking about work? Hindi naman tayo labor union. Because of the many things that we have already said. Because work is from God. Because work is regulated by God. And because work is meant to glorify God. Napaka-importante. So how do we do that? How do we glorify God? Do not steal. And also, do your best. Always your best. Respect the chain of command. Be loyal to your organization. And avoid destructive talk. Mga divisive talk. Ang workplace is a gift of God. Therefore, it must be pleasant. Hindi yung parang natotorture ka na pag darating ka na sa iyong papasukan dahil ang dami-daming mga chismosa,
ang dami-daming intrigero, ang dami-daming ganon. Hindi na tuloy nag-e-enjoy ang tao sa work. Make sure that you contribute to the enhancement of the positive atmosphere in the workplace. Lalo tayo mga Kristiyano, we are called light of the world. We are called salt of the earth. You must make a difference where you work. Whatever that work is, kahit sa bahay, at huwag kayong nagtatrabaho ng nagdadabog. Dahil you dishonor God, who is our employer. Lahat ng trabaho, lahat ng creative work, bigay ng Diyos, tapos dinadabog-dabog mo, binabagsak-bagsak mo, mga ganyan-ganyan. That is rudeness. Not only to your mother, or to your employer, or to your sister, but to God, who is present. Hindi ba pagka merong tao na iginagalang natin, titimpi tayo, hindi tayo nagdadabog. But God is always present. And we must always bear in mind that we should not offend God, that work should glorify God. Yang pagdadabog is a sign of childishness. Dapat tayong mag-grow up. Kung meron tayong reklamo, i-express natin in a valid way, in an acceptable way. Kung meron tayong mga disagreement, i-ventilate natin yan, i-express sa tama at katanggap-tanggap na paraan. Pero hindi sisipain mo yung pusa, ibabagsak mo yung pinto, babasagin mo yung baso. Hindi yan katanggap-tanggap sa mga disenteng tao, lalong-lalo sa mga anak ng Diyos. Dabog. So we should avoid all of these kind of things. And of course, work is to uplift the nation. Huwag lang kayong magtrabaho para sa sarili. Kailangan may kinalaman sa pag-angat ng bayan. In other words, tinitingnan din natin yung trabaho natin. Ito ba'y may kinalaman sa bayan? Nakaka-asenso ba yung bayan? Nakakatulong ba ako sa aking bayan? So we should be productive. Sa atin pong bayan, ayan, bayaran na naman ang buwis. Marso, bayaran ng mga personal taxes. Ay, Abril, ng mga corporate taxes. According to studies, wala pang 5% ng mga Pilipino ang nagbabayad ng buwis. Sa bawat 100 tao, wala pang 5 ang nagbabayad ng buwis. Ipagpalagay ng may 4, gano'n naman karami sa 4 na yun ang nagbabayad ng tamang buwis. Dinadaya pa yung buwis. Magtataka kayo kung bakit nakatayo pa ang ating republika. Pagkatapos yung nabayad na buwis, kung ano-ano pang ginagawa ng mga nasa gobyernong taga-ingat ng mga nakonting naibayad na buwis. Hindi po ba? Gano'ng karami ang napapabalik sa tao at sa serbisyo, kaunti-unti, and yet nakatayo pa ang bayan. Can you imagine what will happen to our country if everybody who should be paying taxes really pays taxes? And really pays correctly? And then our custodians, the government people, will do their job well and deliver the services and goods to the people. This will be a very prosperous country. Pero hindi. Hindi na nga nagbabayad ng buwis ang marami sa atin, nagkakalat pa para ang gobyerno magkagastos pa ng tagaligpit ng mga kalat nila. Hindi na nga nagbabayad ng buwis, magtitira pa sa mga lugar na tabi-tabi ng mga ilog na tuwing may disaster, gagasta ang gobyerno para sila alisin doon dahil baka sila anurin ng baha. Yung mga hindi na nga nagbabayad ng buwis, ito pa ang gusto ang mga libre lahat ng gamot sa center, libre lahat sa mga ospital ng Maynila, puro libre, wala namang binabayaran. This cannot be a good way to live. Somehow, somewhere, somebody's paying for a free bread and circus. Kailangan po lahat tayo magtulong-tulong para ang bayan natin maangat. Kung hindi na kayo makakapagpagaan, huwag na kayong magpabigat. Eh hindi, sino nga bang nagbabayad ng buwis? Pero napakagaling magkala, napakagaling humingi ng mga rights, napakagaling magganito at magganon. Katulad yan, bayaran ng buwis. Mga Kristiyano, magbayad kayo ng totoong buwis. Yung tama. Hindi lang yung legal, yung moral. Kailangan, iniisip natin yan. Work is to uplift the nation. Let us be productive. Let us improve our craft. At lalong-lalo na, hindi naman masama sa healthy economy, syempre, yung importation. It is part of a healthy economy. Pero, kung hindi naman kayo talaga tinatawag ng Diyos into an importation kind of work, think more of exportation para naman kumita ng foreign reserve ang ating bayan. Para hindi lahat ng ini-import natin sa ating imported mentality, ay kailangang bayaran natin ang labor ng ating kuya, ng ate, asawa, para magtrabaho siya doon, para magkaroon tayo ng balance of payment. Alam nyo ang ibinabayad natin sa ating imported mentality, mga tao na ina-export natin.
Kung gusto niyong matigil na yan, yung paghihiwalay ng mga pamilya, mga nagkakahiwalay na mag-asawa, mag-ina, magkakaibigan, eh, bawas-bawasan yung imported mentality. Gusto pa, pati pamprito ng manok, eh, imported. Diba? Ayaw pa ng puriko. Hanggang pang spray ng lamok, imported pa. Lahat, hanggang mga unan, hanggang lahat. Ibig puro imported lahat. So anong nangyayari nung binabayad natin ang ating mga tao? We import goods, we export people. Para tayo makabayad. Malaki ang ibinabayad ng ating lipunan. Nagkakahiwa-hiwalay ang mga magkakapamilya. Lumalaki ang mga bata na iisa ang magulang sa bahay. Kung meron. Kung meron pa. Minsan lola. O kung sino na lang na tagakuha ng pera sa PNB. Ganun ang nangyayari. Nagbabayad tayo na mahal. Kaya dapat isipin na natin yan. Mag-isip kayo namang i-export. May mga kaibigan nga ako. Ang hilig nila, booming ang kanilang negosyo dahil importing naman. Kung ano nung hindi naman talaga kailangan. Hanggang ba naman yung mga pangmeryendang mga chichirya, imported pa? Ano nangyayari? Kawawa ang bayan. Kaya madalas eh, ayaw na yata akong kausap ko. Ano na naman yan? Thriving ka na naman at the expense of the country. Pati ba naman yung mga walang kakwenta-kwentang mga bagay na yan, ini-import? At ngayon ba naman, hanggang sa Thailand at Indonesia, eh, kandarapa na rin tayo ng mga imported na kamiseta doon. Nakaka-insulto naman. Pati sila kasama na ngayon sa ating mga ninanais na ma-import. Ito, galing Thailand. Kung ano-anong mga, makita mo, pumunta ka sa Thailand, galing sa mga bangketa doon yan. Nakaka-insulto. Yung mga binibili nyo from Hong Kong, galing lang sa kung ano-ano mga bangke-bangketa rin doon. Sa mga Pilipino, pag nakakita na, imported to. Alam nyo, ito totoong istorya. Meron akong teacher nung araw, ang hilig-hilig sa imported shoes, pares pa bumibili. Minsan natalop yung ano yung suwela sa loob. Marikina! Talaga! Alam nyo ba na maraming European shoe houses na bumibili sa Marikina, kaya lang ang ikinakabit doon, tatak nila. Pero gawa dyan, biglang nandiri nung nalamang Marikina, samantalang nung akala galing sa Paris, eh tuwang-tuwa. Marami tayo, mga Pilipino, pumunta kayo sa Bloomingdale, pumunta kayo sa New York, pumunta kayo sa, kahit sa Harrods, pumunta kayo sa London. Naku, mamimili ng kung ano-ano, biglang, ay, made in the Philippines, biglang bibitawan. Ang gusto yung made, kasi maraming Philippine-made products sa mga tundahan na yan eh. Pero siyempre, kung magpapasalubong ka rito, makikita nung pinasalubungan mo, made in the Philippines din, ayaw. Sa Riyadh, sa Saudi Arabia, naku, ang daming Pilipino, bibili lang ng patis, hindi pa rufina, ang bibiling parang yung galing Thailand. Biruin nyo kung bibili kayo ng rufina patis, o maglaan patis, o tentay patis, kung anumang patis yan, hindi si aling tentay ang nagkakapera, e bibili kayo ng Thai patis, eto yung nasa Thailand na nagkakapera, yung pera nyo pupunta doon. Sila ang aasenso, hindi tayo. Kaya tayo naman, pati sa mga Thai, alilaan na rin tayo. Mga Pilipina, housemaid na rin pati ng mga Thai. Nakakainsulto na yun. Dahil nung araw, daig na daig natin sila. E yun eh, binili natin yung patis nila, di bayaran ni ate, si ate ang pambayad dyan. I-export si ate. Dahil ako'y bumili. Hanggang mga bagoong yata ng Thailand ngayon, nandito. Kilabutan naman kayo. Kung pati yung mga yan, imported pa. Pati suka. Galing pa kung saan-saan, sa Borneo. So all of this, put together, brothers and sisters, mahalin nyo ang bayan. Sapagkat ang bayan ay ibigay ng Diyos. Yan ay stewardship. Kung mahal nyo ang Diyos na nagbigay ng bayan, mahalin nyo ang bayan. Mahalaga. So let us be productive and let us think of our nation and our people. Let God work in you and let your work glorify God. I don't think I will say any more. It is very clear that work is part of worship. Tatandaan nyo, pag may ginagawa kayo, pasalamat kayo sa Diyos at may ginagawa kayo. Kasi may mga taong walang magawa, nagpapakamatay tuloy, nagda-drugs, kung ano-ano nangyari, hinahanap si Crispin at si Basilio dahil walang magawa. Let us thank God for our work.